Assalamualaikum. Gusto ko lang i-share na naisip ko dahil palagi ako nagpa-plancha ng thob. Itong thob, yung Arab dress. Tapos, habang pinaplancha ko, palagi ako nagpa-plancha halos araw-araw. At hindi ganun kadali mag-plancha nito. Alam mo, ilang beses na din ako nakasunog ng ganito ko. Kasi depende din sa tela, minsan sensitive. So, naisip ko lang, paano pa kaya yung mga kasambahay natin? Kasambahay na kababayan natin na sa abroad dito sa Middle East or sa aman bansa na palaging nagpa-plancha ng damit ng amo nila, minsan pa pati shimak. Alam mo yung shimak na scarf, mahaba, malaki, sinusuot. Ako hindi na ako nagsusuot ng ganun kasi nakakapanot yun. Saka palagi tayong iniisipan ng sheikh. So minsan lang ako nagsusuot kapag may okasyon or may something. Anyway, yung pag-plancha ng shimak at ito, hindi biro, hindi ganun kadali. Araw-araw ganito kahaba ang pinaplancha. Kasi uniform ko to eh, bilang ano, na tayo magawa, kultura yan dito. Sa Islamic Center, ito yung parang naging uniform ko. At lagi kong suot dapat to sa opisina. So, palaging ganito ang suot natin. Kahit nakakasawa na din. Dati sa Pinas, namimiss ko magsuot ng ganito. Ngayon nandito ako, nagsawa na din ako. So, bukod sa pagpaplancha, araw-araw pa yung paglinis ng bahay, sala, kwarto, luto, hugas ng plato. Alam mo yung araw-araw, same na kalat ang makikita mo. Araw-araw, same na lilinisin. Yes, andun na tayo, pinili natin mag-abroad. At itong alam natin, itong trabaho na papasukin natin. Pero ang punto ko lang din dito is yung mga kamag-anak o pamilya, anak o asawa sa Pinas, kumusta kaya? Iniisip ba nila yung hirap at pagod ng mga pamilya nila dito sa abroad? Nakakala nila ang para tayong ATM dito na ang pera pinupulot lang kung saan. Alam mo siguro, kahit sa video na ito, kung hindi ko sasabihin yung totoo, kung hindi pa ako magsasabi na anong kalagayan ko dito, akala nila social tayo, mayaman. Oh, mga mansion yun ang mga nasa likod natin. By the way, galing lang ako sa masjid ni Grand Mufti. Grand Mufti ng Saudi Arabia, si Sheikh Abdulaziz Al-Sheikh. So, yun, sinasabi ko lang na siguro ngayon sa video na ito, akala din may pera tayo, maayos itsura natin. Pero alam niyo bakit ako naglalakad ngayon? Kasi papunta ako sa work, galing ako sa bahay. Medyo malapit lang siya pag sasakyan mo, mga 10 minutes lang nasa trabaho ka na. Pero, eto, naglalakad tayo dahil wala tayong car. Oo, mura ang kotse dito pero hindi ako kumuha. Kaya dahil kailan lang ako nag-license at kailan lang ako ginanahan mag-drive dito. Tsaka dati hindi ko naman siya kailangan eh. So lumipat ako ng work. Kung saan naglalakad ako ng 45 minutes sa gitna ng tanghaling init ng araw. Lalo pag summer, alam mo ang summer dito. Pwede ka magluto ng itlog sa kalsada. Sa totoo lang, sa sobrang init. So kung hindi tayo magsasabi kung ano yung nakikita yung lang behind the picture na akala, yung pictures natin minsan dito sa abroad, akala yun na, oh mayaman, masaya na, ganda dyan ah. Oo, andun na tayo. Pero sa likod ng magandang video, imahe, hindi na alam yung totoong pinagdadaanan natin. Tulad ngayon, kung hindi ko sinabi naglalakad ako papunta sa Tarbaho ng 45 minutes sa gitna ng tanghaling init ng araw. Ito, mapuno pa tayo dito ngayon. Pero pagdating banda doon, mainit na. Pag may nadaanan tayong buhangin, disyerto na. Pero total, puro naman sementado dahil nasa city tayo. So yun, ito, sobrang init. Eh minsan, pag may taxing dumaan at hindi siya ganun kamahal, kinukuha natin kasi yung mga iba maabuso, malapit lang naman tas ang mahal na singin. Anyway, sinasabi ko lang to para paalala sa mga kamag-anak o mga pamilya na sa Pinas na hindi binibigay halaga yung bawat pinagpawisan ng inyong kamag-anak dito sa abroad. Ay ingatan nyo ang kanilang pinapadala sa inyo. At sana huwag nyo silang binibigyan ng stress o gulo sa kanilang pag-iisip, lalo pag andito siya sa abroad. Dahil sa totoo lang, hindi ganun kadali at nakaka-homesick. Lalo malayo sa pamilya, malayo sa nakagisnan na bansa. Kaya nga din ako nag-abroad dahil gusto ko talaga ma-experience ano yung pakiramdam ng sinasabing OFW. Kaya sinubukan ko din talaga, sa totoo lang. Kaya
Ganito lang po, sana po bigyan nyo ng halaga ang mga pamilya nyo na sa abroad at ang kanilang pinapadala. Bawat piso nyan ay mula sa halal na pawis, pinagpaguran talaga nila mula sa pagbabanat ng buto nila dito sa abroad. So hanggang dito lang po. Masalam, Allah alam.